Bagong video about sa installation ng ating driver para sa ating computer dito sa Eastwoods. Hunayin na natin yung ating desktop. Make sure na meron tayong driver o yung ating copy ng installer na driver para sa atin. So first, kailangan puntahan natin yung folder, then i-click natin yung auto run, then install drivers and software. Lalabas yung ating Windows, so kailangan lang natin itong hintayin mag-load. Tapos, ine-next na natin siya. Then, accept yung agreement natin. Then, next. Puntaan lang tayo sa next. Then, install. So, habang hinihintay, may lalabas po dyan na Windows, another Windows. Then, kailangan lang po natin siyang hintayin. After po nyan, pwede na natin siyang i-close at i-finish. So, pumunta lang tayo sa network, properties, then change adapter to settings para makita natin kung nag-install yung ating driver. So, isunod naman natin yung ating server. Make sure din na meron tayong driver para sa ating server. So, right-click, this PC, then properties. Device manager. Hanapin nyo lang yung Ethernet controller. So, makikita nyo na wala tayong driver. Update lang po tayo. Then, browse my computer. Let me pick. Click nyo lang, guys. Then, punta lang kayo dun sa pinakababa. Hanapin nyo yung ating network adapter. So, pag nakita na po natin, click nyo lang yung have a disk. Hanapin natin ngayon, ibabrowse natin yung ating installer na nandun sa ating desktop. Pwede rin naman sa flash drive. Hanapin nyo lang yung for Windows Server 2019. Click nyo lang yung mga folder, guys, hanggang sa makita nyo yung tinatawag na Acer. Pag nakita nyo yung Acer, kiklik nyo lang, guys, yung text box, then okay. Then, next natin, then okay. Manually installed na po yung ating driver. Makikita po natin yan under ng network, properties, change adapter settings, makikita nyo po yung ating Ethernet controller. So, magitan nun, installed na po yung ating driver. Salamat po at ingat.